Guys, as you can see, naka-adobo ulit ako. So, magte-training ulit tayo. So, ituturo ko naman sa inyo kung paano or how to deliver 45 kick, roundhouse kick, side kick, and other basic kicks. Kung paano ma-deliver ng perfect. So, sa mga nagsisimula pa lang mag-taekwondo or gusto mag-taekwondo, effective to para sa inyo. Makakatulong to. So, kung gusto nyong gumanda and ma-deliver ng perfect yung basic kicks ng mabilis, makakatulong sa inyo tong video to. So, bago nyo simulan, bago natin simulan to, nag-stretching na ako. So, dapat kayo rin, dapat nakapag-stretching kayo ng tama. Yung stretching na tinuro ko sa inyo last video ng taekwondo. So, andun na yun. Doon yung makikita yung tamang stretching from head to foot. So, effective yun kasi hindi ka magkaka-injury ng ano, na hard injury. So, pag nag-injury ka, siguro hindi din sa stretching kasi lahat ng parts ng body mo rin, kapag yun yung ginawa mong stretching, mabatak. So, effective sa akin yun kasi maganda yung stretching na yun. So, simulan na natin to. So, bago natin simulan, magkakaroon tayo ng kaibigan. Meron kayo nito sa bahay. So, kunin ko na siya. Yung chair na tinatawag din nating monoblock. So, paano nga ba magagamit ng monoblock sa pagpapa-deliver ng perfect yung mga basic kicks kung ito? Bakit hindi na mag-training ng paulit-ulit na repetition? So, tuturo ko sa inyo ngayon kung bakit nandito yung kaibigan nating monoblock ngayon. So, ganito lang yun. Sa mga basic, sa mga newbie na tinatawag natin or white belters, ito yung mga una nyo magiging kaibigan sa pagpasok nyo ng training. Pwedeng plastic na monoblock or ganito. Pero kung nandito naman kayo sa bahay, meron naman kayo other chairs like mga wooden chairs. Ayan. So, pwede nyo rin gamitin yun. Or sa wall na lang kayo kung wala kayong mga chair sa bahay. Pwede kayong kumapit sa wall or ito. Pero mas prepare ako dito kasi mas makakuha mo ng maigi. So, makakuha ka ng magandang balanse. So, o, ganyan nyo lang yung chair nyo. Then, ito kay harap. Unang gagawin natin is 45 kick. Don't forget to stretch your body well bago nyo ito gawin. Pinapaalala ko lang. So, first, yung gagawin natin is 45 kick. Paano ba yung 45 kick? Alam nyo naman lahat yun. Naturo ko na yun sa last video ko. So, may 3 kinds of 45 kick. Short 45, knuckle, then long 45, then front 45. So, ano bang gagawin natin dito? Pwedeng long 45 or front 45 kick. Pero, ang ituturo ko sa inyo ngayon is front 45 kick, front leg 45 kick. So, first natin gagawin is lift nyo lang yung leg nyo ng straight 90 degree kapag ganito tayo. So, straight nyo lang yan. Then, yung body nyo is nandito sa straight na to. So, nandito tayo. Para gumanda yung 45 kick nyo is ganito lagi yung gawin nyo. Make sure yung other leg nyo sa baba is dito na nakatapat kasi pag nandito yan, nakatapat and nakaganyan kayo, pwede kayong mag-hyperextend, mag-cause ng ankle injury or Achilles injury. So, maraming mawawala sa karir mo kapag na-injury ng sobrang hard yung ankle mo. Kasi, ito yung mag-hit ng armor and
So, ilang beses na ako na-injury nun, kaya pinapaalala ko sa inyo. Para hindi mangyari sa inyo yung nangyari sa akin. So, make sure yung right leg nyo yung nasa back and dito nakaharap yung leg nyo. Then, yung front leg nyo is dito naka-angle. Then, yung body nyo dito. Then, if nagawa nyo na to, i-deliver na natin yung 45 kick. Then, make sure naka-ganyan na and ganun lang. Dahan-dahan. Then, gawin nyo to ng 20 repetition. Then, pag nagawa nyo na to sa bahay, pwede nyo dagdagan ng 10 repetition pa. So, you can make it 30 repetition. Then, in the other day, 40, 60, 70. And so far, so good. So, gagawin natin to ng 20 repetition muna. Sa mga beginner, okay na yung 20 repetition. Pag nabiting kayo, pwede nyo naman dagdagan. So, it's up to you. So, gagawin na natin that. So, kung mapapansin nyo, kung nagawa nyo na to, is sasakit yung singit nyo, din yung mga ugat nyo dito sa side ng leg nyo. And, sasakit din yung hamstring nyo. And, yung tinatawag na rope, playmaster, manga. So, pag nagawa nyo na yun, let's move on to roundhouse kick. Pero, pag nagawa nyo na sa front leg na left leg, syempre, move na sa right leg. Then, lipat nyo lang to. So, ganun din. So, dito na tayo sa round of kick. So, itataas nyo naman yung 45 kick. So, sa tama yun sa head. Yung position pa rin ng back leg natin is nandito yung angle. Then, dito pa rin ako harap. Then, yung body dito. So, you can perform the kick perfectly. So, pag hindi kayo nakakapag-balance, pwede nyo iurong to. Then, urong kayo konti. So, you can have a better balance. So, pag hindi nyo parang magawa, pwede nyo ilayo. Then, kick. Try nyo lang. Hanggang makukuha nyo yung balance. Pero kung beginner kayo, hindi naman dapat mataas agad yung roundhouse kick nyo para maganda tignan. Kasi sa hindi naman makikita sa taas ng sipa kung maganda ba yung pag-deliver nito. Makikita yun sa lakas ng legs. Kapag malakas yung legs mo, madi-deliver mo ng tama yung roundhouse kick. So, kasama na rin yung tataas yung sipa mo, then lalakas yung pagtama sa head. So, itong tinuturo ko, na magagawa nitong palakasin yung legs nyo, then, mapaperfect nyo rin yung pag-deliver. Kaya, importante to. Lalo na sa mga lumalaban na cat kick yung gamit. Effective to kasi lalakas yung legs mo. So, let's do this for 20 repetition ulit. Then, pag nagawa nyo na yun, dagdag na lang kayo ng dagdag para mas lumakas yung legs nyo.
So, natapos na natin yung round of sleep. If nagawa niyo na yun, pwede na kayo mag-move sa next leg. So, let's move on to sidekick. Maraming nag-deliver ng sidekick is paganto. But mali yun. Kasi, kung nakadili nakikita sa inyo na to. So, papakita ko sa inyo dito. Maraming gumagawa ng ganito sidekick. But mali yun. Kasi, yung sidekick natin ngayon is flex muna dito. Pag ginano nyo agad, hindi kayo makakuha ng powerful na impact. So, is gagawin natin ngayon is flex, then gaganan yung leg nyo din. Flex. 1 2 Flex. Then kuha. Then 2 Deliver. So, pwede yung gawin yung sidekick na 45 degree din and sa head degree. So, let's do this na for 20 repetition din. So, kalimutan ko. Kapag ginawa niyo na pala yun, i-dire-diretso niyo na yung step-by-step natin na tinuro kanina para hindi magmukhang awkward yung sipa. So, di ba kanina nag-ganto tayo din? So, i-diretso niyo na. So, natapos na natin yung side kick. What next kick is stretch kick. So, hindi na natin kailangan si chair, best friend natin na bago ngayon. So, what we'll do is bye-bye muna chair. What will we do next is stretch kick. Paano ba tataas yung stretch kung gaganyan mo kayo? So, first step sa stretch kick, outing kick, is pag sumipa kayo, huwag itatalong. Nakasabi ko na yung sa last video ko ng taekwondo. So, ano ba mangyayari kapag tumalon kayo? Kapag sumipa kayo ng stretch kick, outing kick, pwede kayong bumagsak, lalo kapag sa wala kayo sa rubber mat, sumipa kayo. Pwede kayong magkaroon ng injury, pwede tumama yung head nyo kapag bumagsak kayo. Pero kung sa rubber mat lang kayo nag-training, okay din yun kasi hindi yung pag sa injury. So, tawag kayo papa. So, bye-bye mo ngayon. Ha? So, makabalik na ako guys. Natusan lang ako saglit. So, let's go back sa pinag-uusapan natin. About sa stretching in out. So, nagawa ko na yung utos nila. So, start na natin yun. Kapag mag-stretch kayo, hindi nyo na kailangan ng best friend natin na bago, si chair. So, kung may wall naman kayo, wall. Or, pwede rin dito, or dito. Pwede kayong mawak na lang dito. Then, sa wall, pwede kayong sumandal. Like this. Then, lift your leg lang. Pataas. So, sanayin nyo lang yung leg nyo na hanggang tumaas. Tumaas. So, gagawin nyo yan for 20 seconds. Ay, 20 repetitions, sorry. So, pag nagawa nyo na yun, magkakaroon ng konting improvement sa stretch kick nyo. Tataas yun ng konti. So, pag nagawa nyo na yun and nagka-balance na kayo sa stretch kick, so, pwede na kayo mag-move on sa next step natin sa pagpapataas ng stretch kick.
what is that? Ito na yun. So, pag sumipa kayo ng stretch tape, yung iba, ganyan lang. Then, yung iba, yan. So, pag wala pa kayong pwersa sa stretch tape, wala pang power yung stretch tape nyo, syempre, newbie pa lang kayo pag ganun. So, gagawin nyo is, stretch tape, then your left hand, or kung saan kayo sisipa, is nakaabang na sa taas. Raise your hand lang, then if you kick na, aabutin lang ng foot nyo, then tatama yun. So, pag hindi nyo pa kaya itaas, pwedeng ganyan lang. Ganyan lang. Pero, kung hindi nyo pa kaya yung ganun, best frame muna yung wall nyo, then yun nyo na nang paulit-ulit yun, then mag-improve na yung sipa nyo. Magkakaroon din kayo ng balance. Effective yun talaga sa mga white belt. Kasi ganun yung ginagawa namin kapag may bago kaming student sa gym namin. Ganun yung first step na ginagawa namin sa mga white belt para makasipa agad ng stretch kick. Then, pag nagawa na nila yun, nagkaroon na sila ng balance, ito na yung step na gagawin nila. Raise your hand then, kick lang. Then, pag nagawa nyo na yun is, stretch kick lang kayo na paulit-ulit. Then, yung tights nyo, yung thighs, ito, then you see, yung mga ugat-ugat dyan, mga litid-litid, magkakaroon na ng muscle memory yun, then mag-hyper-extend na. So, masasanay na masasanay yun. Hindi na sasakit yun kapag nag-stretch kick kayo na matakas. So, minsan naman, mararamdaman nyo pag nag-stretch kayo ng mataas, tapos first time nyo magawa ng mataas, sasakit yung singit nyo kasi ma-hyper-extend, mabibigla. So, what will you do if nangyari yun sa'yo? So, mag-side split kayo and batakan nyo lang ng batakan yung sarili nyo. Then, mawawala na yung sakit nun. Siyempre, hindi naman makakuha sa isang minutong side split lang. Dapat matagal na matagal na matagal. Tapos masasanay na yung muscles mo, mababatak yun. Kapag nag-stretch kick ka ulit, tataas, then tataas pa lalo yun. Tapos, mawawala na yung sakit na nararamdaman mo kapag sumisipa ka. So, first, sa in-out, out-in kick, dapat gawin nyo muna yun. Then, second, pag nagawa nyo na yun, move on na kayo dito sa raise your hand. Then, after nun, kapag may nararamdaman pa kayo sakit, side split, huwag nyo kakalimutan yun. So, it's an important tip kapag mga newbie pa lang kayo. So, kung gusto nyo gumaling or gumanda yung sipa nyo agad, follow the steps lang na sinasabi ko din. Also, subscribe to my channel para updated kayo sa mga video ang ilalabas ko about sa training and sa cycling. Pag natapos na itong physical, magkakaroon tayo ng vlog pag nag-ride kami. Then, magpa-vlog din ako sa training namin sa may CHS gym and MHS gym. Sa CHS Caloocan and MHS Caloocan. So, kung gusto niyo mag-enroll sa aming gym, kindly chat me or comment on my YouTube channel if hindi niyo ako friend sa Facebook. So, I can tell you the details. So, kung gusto niyo naman magkaroon ng online training, pwede niyo rin ako i-chat or mag-comment kayo dyan sa comment section sa YouTube para mabigay ko sa inyo yung details kasi magkakaroon kami ng YouTube ng online training through video call. So, kapag nag-comment kayo dyan, if gusto nyo talaga mag-training, pwede kayong sumali doon. Pero, syempre, hindi libre yun. Meron kayong babayaran na fee. Pero, mas is much cheaper than sa gym talaga kasi online lang naman eh. So, walang contact talaga sa personal. So, kung gusto nyo mag-training, kindly chat me or comment lang dyan. So, if you like this video, please subscribe, comment, and share my video to your friends.